isang mapagpalang gabi mga ka-Furious Breeder. Meron po ako rito ng dalawang budgie. Ito na yung inakay ng budgie, yung nakikita nyong budgie sa vlog ko, no? Actually, ito yan. Ito yung naunang dalawang napisa, no? At masyadong malaki na yung agwat nila. Kasi yung limang itlog, medyo nahuli ng pisa. Kaya yung mga kapatid nila, nadadaganan kasi nga maliliit pa. At namatayan na ako ng tatlong inakay, yung mga huling tatlong napisa. Kaya napilitan akong i-hand feed sila. Kapag ikaw ay breeder, whether you like it or not, kailangan ay matutunan mo kung paano mag-hand feed, no? Kagaya nga ng nangyari sa akin, no? May mga inakay ako na namamatay dahil napag-iwanan. Kaya kailangan ay matutunan natin kung paano mag-hand feed. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-hand feed gamit itong sirens. At ipapakita ko rin gamit itong spoon. Ayan. Ito po ay ginawa ko lang. Pinitpit ko yung dulo. Ayan, para medyo lumiit. Tapos ito naman, ginawa ko lang din. Nakakita ako ng wire na medyo malambot. Tinanggal ko yung laman. Ayan. Tatanggal to eh. Ayan. Tapos meron ako ritong stainless na baso. Dito ko nilalagay yung mainit na tubig ko. Kailangan mainit na tubig ang gamit natin, no? Pero hindi po natin ibibigay yung formula natin habang mainit pa. Kailangan ay maligam-gam yung susubo natin sa ating mga alaga. At meron naman ako rito, ito cup. Ito ko inahalo yung aking formula. Ito yung aking formula. Salamat nga pala kay Sir Mati Matmat sa pag-share ng kanyang formula para sa mga budgie. Yan, ito ay Cerilac. Tapos meron akong cheek booster. Inamitan ko nito para masala. Kasi kung hindi mo sasalain, magbabarayan dito. Ayan. Tapos, nilagyan ko to ng meron akong malunggay powder. Tapos, nilagyan ko rin ng vitamins, kahit na anong vitamins. At wet germ. Ayan. Sinala ko rin yung wet germ gamit ito. Ayan. Kasi medyo malalaki yun eh. Kasi magbabara yun kapag hindi mo sinala gamit ito. Magbabara yan dito. Ayan. Mamaya po, medyo busog pa kasi mayroon pang laman yung crop nila. Ika nga pala, no, kapag mag-hunt feed tayo, kailangan siguraduhin natin na wala ng laman yung kanilang butsi o yung crop. Yan, kasi mapapanisan yan, delikado sa mga alaga natin yan. Tuwing kailan ba dapat i-hunt feed? Anong oras ba? Meron po kasing ano niyan eh. Try nyo i-google yung schedule para sa hand feeding. Yan. Ito kasi, napansin ko nung kasi kinuha ko sila, wala pang balahibo. Talagang maliit pa. Ito, 1 week ko palang ina-hand feed ito. Medyo mabilis ang development. Ito, daladala ko sila kapag ako pumapasok sa opisina. Ayan, kapag wala nang laman yung crop, halimbawa, bago ako umalis ng 6 a.m, pinapakain ko na sila. Tapos pagdating ko sa opisina, 8 o 9 a.m, ayan, i-check ko yung butsi nila, wala nang laman. That's the time na
pakakainin, tiyahanpid ko na naman sila. At pagkatapos nun, 12 o'clock, break time. Tapos, 3 o'clock, tapos, bago umuwi. Yan. Napansin ko rin, kapag malapot yung timplan nyo ng formula nyo, pagka malapot siya, medyo matagal matunaw. O, pero kapag malabnaw, ayun, mabilis. Yung halos tubig na lang. Kasi nung maliliit sila, halos talagang malabnaw ang timpla ko ng aking formula. Pero ngayon, medyo malaki na sila, nilalaputan ko. A few moments later. Ayan, mukhang gutom na sila. Check natin yung kanilang crop o yung butchi. Ayan, wala nang laman. Ayan, pwede na. Ayan, nandito na yung mainit na tubig natin. Tapos, lalagyan ko na rin to ng formula. Tatansahin ko lang. Sayang kasi, pag hindi na uubos eh. Ganito lang karami siguro. Buwasan ko pa. Pwede naman magdagdag pagka kulang. Paglalagay ng tubig, tandahan lang, baka naman sumobra, lumabnaw. Ito kasi medyo malaki na, kaya nilalaputan ko na. Yan, yung ganito lang o. Ganito kalapot. Palalamigin lang natin yan taglit. Kasi hindi pwedeng isubo natin agad yan sa inakay. Mapapaso yung kanilang butchi. Yan, medyo maligamgam na. Lagay na natin. Ito, papakita ko muna sa inyo kung paano ako mag-handfeed gamit itong sirens. Yan. So nga pala, ang ginagawa ko, bago ko ipasok ito dun sa kanilang bibig, pinipress ko muna yan. Yan. Para lumabas yung hangin. Yan, pinapatulo ko muna. So, ito. Kain natin to. Tapos sa pag ano pala, dito, pagka ipapasok nyo tong sirens na to, iaangat nyo yung leg ng ibon, tapos kay slant. Yan. Pag nakaharap sa inyo yung ibon, dito ka dapat sa bantang kanan. Ayan, oh, sinubo na. Landahan lang. Yan. Yan, puno agad. Pag ako nasa opisina, ito yung ginagamit ko kasi mabilis. Mukhang kulang pa, dagdagan natin. Ayan, no? Halos pumasok lahat yung ano. Kailangan malambot yung ano nyo o kaya etong siguraduhin nyo itong dulo na to hindi siya matalas. Kasi masusugat yung crop ng ibon. So ngayon, kunin ko naman tong isa. Papakita ko naman sa inyo kung paano ako mag-handfeed gamit naman itong spoon. Ayan. Ganyan, dandahan lang, iangat natin yung leg. Tsaga-tsaga lang pagka ito ang gamit natin. Maliit kasi yung bibig nila eh. Ayan.
Medyo nilalayo ko ng konti yung kutsara para bumaba yung formula. Kasi pag masyadong nakadikit sa bibig, hindi yan bababa. Ayan na, oh. Kusog na, oh. Ayan, may laman na. Nagdagan pa natin. Gusto pa. Pasubo ko na lang tong natira rito dito sa nauna. Sayang kasi. Ayan, kaya yun yung sinasabi ko na kapag maglalagay kayo ng formula, unti-unti lang muna. Kasi sayang pag sobra. Pag kulang naman, pwede nating pwede pang dagdagan. Ayan, okay na yan. Ayan, hanggang dito na lang mga ka-curious breeder. Sana ay may natutunan muli kayo. At kung bago kayo sa aking YouTube channel, mangyari po paki-press yung like, share, and subscribe. At paki-press na rin yung notification bell para po ma-update kayo kapag meron akong bagong upload na video. So hanggang dito na lamang po. God bless.